magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit, at gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan, pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila nang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat.
paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nilang walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Tradisyon. Malami po tayong mga tradisyon sa ating pamumuhay at mahalaga naman po yun. Pero minsan po ang tradisyon nagiging balakid din masa ilang mga pagkakataon. Halimbawa po, may isa pong kwento, bagamat isa malamang ay isang katang isik lamang at isang talinhaga, parang makabagong talinhaga, ngunit katututunan natin. Noong mga iyon ang panahon daw po sa mga kumbento ng mga monghe ay minsan nagdesermon ang kanilang abot ay maingay yung pusa, no? Maingay ang pusa. Kaya nga't sinabi ng ano na pwede ba itali yung pusa na yan. Kaya't kapag nagmimisa at nagsesermon yung kanilang abot ay itinatali yung pusa. Hanggang nakamatayan na nung monghe ay itinatali pa rin nila yung pusa kapag sila ay nagdarasal. Kaya kahit matagal na hindi sila nagdadasal na hindi muna itinatali yung pusa. Dahil sa tradisyon, yun din po siguro minsan ang nagiging problema. Maganda po ang tradisyon para sa atin sapagkat ito'y pamamaraan kung saan naipamamana natin at naikakalat natin ang ating mga kagawian, ang ating pamumuhay at ang ating kasaysayan. Kaya't may mga tradisyon tayong dapat nating sinusundan din. Ngunit huwag po tayong maging alipin ng tradisyon lamang sapagkat maliban sa panglabas, no, ng ating mga tradisyon, dapat nauunawaan din po natin ang mga kahulugan, yung meaning. At yun ay mas mahalaga rin sapagkat kapag nawalan na ng kahulugan o meaning ang ating mga gawain, ay mawawalan na ito ng saysay. Lalo na po sa atin, mga Kristiyano-Katoliko, marami po tayong tradisyon sa ating pananampalataya na ating mga nakagawian sa simbahan, sa pagdarasal. Ang dami natin at yung iba ay naging pamahiin na nga. Kaya nga po minsan nalilito na rin ang ating mga kapanalig, ang ating mga nananampalataya kung ito pa ba ay dapat gawin o hindi na dapat gawin. No? Kaya't hahanapin po natin sa bawat tradisyon ang katanungan bakit at ano ang kahulugan na ito. Ganun po ang nangyari sa ating ebanghelyo ngayon mula kay San Marcos kung saan ang mga eskriba at mga pariseyo ay naghahanap pa rin ng butas sa ating Panginoon. May mga tao po siguro talagang ganun na ang isang kanilang gawain at gustong ikangay parang hindi naman marites kung hindi lagi na lang naghahanap ng pupunahin sa ibang tao. Nung wala sila sigurong makitang kapunahan sa ating Panginoong Hesukristo, eh, ang binuntunan na lang ay yung kanyang mga alagad. Kaya't ang reklamo nila, bakit ang mga alagad mo kumakain na hindi naghuhugas ng kamay? Dahil nakalilang kagawian na, minana na nila sa kanilang mga ninuno na bago kumain at yung mga gamit na sa pagkain ay dapat hinuhugasan. Maganda naman po yun, no? Ngunit kapag naging alipin na nga dun sa tradisyon, ay kapag may nakita tayong hindi gumagawa, ay saka natin nakri-criticize, saka natin pinupuna.
No? Kapag yung mga ibang tao nakita tayo mga Pilipino na mahilig tayong kumain ng nagkakamay, eh may mga pagkain na mas maganda kinakain ng nakakamay. No? Kahit fried chicken, ang hirap kumain ng fried chicken na kukutsilyuhin mo pa. Eh di ba't kakamayin na lang natin yun? Ang hipon, ang alimango, o gagamitin na lang natin ng kamay. Eh pero pag nakita ng ibang tao yun na hindi sanay na kumain na nagkakamay, ew, parang nakakadiri, bakit sila nagkakamay, no? Pero hindi nila alam na natural para sa atin ang kumain na nagkakamay. Ganun din po siguro yung mga apostoles, yung mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, eh mga cowboy po yun, hindi naman po sila mga elitista, hindi naman po sila galing sa mayayaman o matataas na pinag-aralan o matataas na kultura, kaya't cowboy lang sila. May makita silang makakain, ay kakamayin na nila. No? Ngunit yung iba, naiiskandalo. Pero yung iskandalo na yun, hindi dahil mali yung ginagawa ng mga apostoles, kung hindi dahil hindi naaayon sa kanilang mga pananaw. At dun po sana natin maging leksyon sa ating mga Kristiyano-Katoliko, kapag meron po tayong mga tradisyon, okay po yan. No? Ngunit dapat alam lang natin kung ano ang dahilan at kung bakit natin ito ginagawa. Kahulugan, meaning. At dito, ginamit po ng Panginoon ang pagkakataon na ito purang upang punahin din naman, siguro ituwid ang mga Pariseo at mga eskriba yung pang-imbabaw lamang, no? Masakit na mapagsabihan tayo na isang hipokrito, sapagkat ang isang hipokrito ay hindi tunay sa kanyang pagkatao, dahil panglabas lamang, maganda sa labas, ngunit sa loob naman pala ay bulok, no? Na gagawa tayo ng maraming mga panuntunan, mga kautusan, hihilingin natin yung 10, ginawa na nating 11, dinagdagan pa natin para lamang makontrol natin yung ibang tao, no? Sana hindi naman po, sapagkat minsan sa mga pamayanan, sa simbahan, sa parokya, nagiging sanhi po ito ng hindi magandang pakikisama sa isa't isa. No, nagiging sanhi ng mga hindi magandang damdamin, samaan ng loob, dahil sa mga pagpupuna natin sa isa't isa. No, kapag may nakikita po tayong hindi naaayon sa ating sarili, tanungin po natin muna, no, bakit ba nila nagagawa ito? At kung talaga namang mali, eh dapat lamang din po sigurong pansinin natin sa maganda at maayos na paraan. Ngunit kung naunawa natin kung bakit nila ginagawa yun, then baka naman pwedeng tumahimik na lamang tayo. Ang asa akin lamang po mga kapatid, dapat balanse po tayo sa anumang ating pagpuna, sa anumang ating sasabihin, huwag pong mawawala ang ating pag-ibig at yung ating pagtingin sa para sa kabutihan ng ating kapwa. So mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon, marahil dalawa ang pwede nating paunin. Una, ang ating pagdadala, no, at pagsasabuhay ng mga tradisyon natin. At yung pangalawa ay tungkol naman doon sa hindi lamang tayo mapag-imbabaw, pero mas bigyan po natin ng pansin ang ating kalooban, kung anong nilalaman ng ating puso, sapagkat doon po tunay na nagsasalita ang Diyos doon sa ating kalooban. Tunay na maipakikita natin ang ating pagkatao, ang ating pananampalataya, ang kabutihan para sa sarili at para sa kapwa.